Pasikatin si Erica, pasikatin ninyo. Pugbaran ninyo, pasayaw ninyo, wala kami pakialam dyan. Pinabaliktad ninyo, yung kapatid ko scammer. Walang inis kami ng kapatid ko, may piso din. Ang scammer sila. Kontakin ninyo si John ngayon para malaman ninyo kung sino ang talaga naghahawak ng pera, kung sino ang scammer. Si Sina may ang promotor, si Sina may ang scammer. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Nuwetsa. Mga kalingap, mga ka-adonis, pag-uusapan lamang natin ito pong issue patungkol dito kay Erica, no? At sa atin niyang si May. Dito sa mga nangyari kung bakit daw po iniwan nila Erica ito pong kalingap. At makikita natin na kaliwat ka ng pambabash, kaliwat ka ng mga reaksyon ng ating pong napanood at kaliwat ka ng opinion left and right ang kanila pong mga masasabi patungkol sa issue na ito. At dahil ito ay nai-content din naman ng ating mga kasamang reactors at ganun din, hindi Kuya Bal, magbibigay din tayo ng ating pong simpleng saloobin para dito kila Erica. Tara, pag-usapan natin. Pasikatin si Erica, pasikatin ninyo. Pugbaran ninyo, pasayaw ninyo, wala kami pakialam dyan. Pinabaliktad ninyo, yung kapatid ko scammer. Walang inis kami ng kapatid ko, may piso din. Ang scammer sila. Kontakin ninyo si John ngayon para malaman ninyo kung sino ang talaga naghahawak ng pera, kung sino scammer. Si Sina may ang promotor, si Sina may ang scammer. Kaya huwag ninyo ibaliktad sa amin, pamilya na wala kami alam. Magkakatama ng kami ng dagahan, pero wala kami mga alam sa mga pinagkilis-kilis nila. Kaya, magbibutubukan na ako'y mag-live. Nakakalabasan ng baho. Sa mga napanood natin, tama nga naman. Let me start with this words, no? With my opinion. Ang totoo niyan, lahat tayo nanonood lamang, nakikinig dun sa mga tao na nagsasabi ng mga bagay-bagay sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, o kung sino man na nais niyang bigyan ng komento. And with this case, ang tita nila Erica at ng kanyang kapatid na maganda daw na si May ay sila daw po ang tunay na may kasalanan dito. Kung bakit sila nahiwalay sa kalingap. Ngayon, sa ganang akin, kung pagbabasihan ko itong mga sinasabi, no, ng pamilya mismo nila Erica, nila May, kung makikinig lang din naman ako, siguro ito na yung reliable, most reliable person dahil nga sa pamilya niya, sila Erica, sila May. Dahil nga sa mas kilala niya ang kanyang mga pamangkin kaysa sa atin. Tama ba? Pero hindi ibig sabihin nun ay totally 100% na ganun din lang sasabihin ko at may masasabi akong maraming masama patungkol kila Erica. Sapagkat hindi natin kilala ang kanilang personal na pagkatao. We are only relying dun sa pinaka malapit na tao sa kanila para pagbasehan sa mga bagay na dapat po nating ikomento patungkol dito sa magkapatid na ito na may kinalaman din naman itong si Mr. June A. daw. Ngayon, let me get straight to the point. Kung pag-uusapan natin yung tinatawag po nating utang na loob, walang dapat ipagmalaki. Sila Erica, sila May. Na totoo nga naman, na simula nang mapunta o matulungan sila ng kalingap ay nagkaroon sila ng sponsor na bago ang kanilang buhay. Sila po ay sumikat ng dahil po sa kalingap. Totoo yan. Kung pag-uusapan ngayon ang utang na loob, hindi dapat nangyari yung paghiwalay nila Erica at ng kalingap dahil lamang sa isang personal na bagay, dahil lamang sa mga personal, no, na pangangailangan natin. Pumasok ang sponsor na si Mr. June A. Hindi rin natin sila kilala. Pero meron silang mga pag-uusap na personal, kung ano man yun, na naging dahilan kung bakit humiwalay na. Ayaw nang magpa-vlog nila Erica dito sa kalingap. Dahil siguro sa isip nila, maaari na ginagamit na lang nila yung sa tingin nila ay karisma nila
dahil sabi nga ay magaganda daw, no? Maganda, no? Gaya ng sabi ni Berador, at si yung ate niya rin ay maganda daw. Pero kung ako naman natatanungin ninyo, hindi naman ako nagagandahan eh. Kasi very natural naman sa akin yung mga yan. Very common na lang yung mga ganyang beauty. Sabi nga ni Kuya Bal, no? Kung napanood nyo yung live niya, hindi naman daw maganda, no? May itsura lang. Mas maganda pa nga raw si Beyonce, no? I have nothing against them, yung mga former Kalingap Angels o yung mga current Kalingap Angels. Lahat sila magaganda. Pero sa akin, medyo hindi kasi yun ng standard ko eh. Alam niyo naman, pag Adonis ng Kalingap, mataas ang standard niya. Mas mataas pa, no? Sa pinakamataas na building na Burj Khalifa sa Dubai. Ganun. Okay. Kung sa akin lang din yan, ganun lang din ang magiging ugali nila, gaya na sinasabi ng tita nila, no? Na sila daw po ay manggagamit, na sila daw po ay scammer, no? Na sila ay gustong makinabang, no? Sa mga ganyang bagay, kung totoo man yun, ayoko rin naman. Hindi ako sira para magpatuloy na para masabi maloko dyan, no, na tumulong sa mga ganyang klaseng tao kung ang kanilang pagkatao ay hindi mapagkakatiwalaan. Diba? Tama ba? Bakit? Bakit ako mag-i-invest ng maraming pera, no, ng mga asset para dito kay Erica, no, kasama ng kanyang kapatid, kung hindi naman sila karapat-dapat? Kung tutuusin, kaya ko ang doblehin yung binigay ni Mr. June. Eh, magkano? 500,000? Kalahating milyon? Binawi pa. Sa akin, hindi. No? Pag ako nalaglagan ng 500,000, hindi ko na pinupulot. Pinapanigay ko nga eh. Tapos yan, babawiin lang. No. Ang binabawi ko, yung tiwala ko, yung pag-ibig ko, doon sa mga taong hindi karapat-dapat. Nakagaya nila Erica at ng kanyang ate. No, kung totoo man ang lahat ng sinasabi ng tita nila Erica, na sabi nga ni Kuya Bale, baka naiinggit lamang daw. Well, it doesn't matter. And I don't care. Wala akong pakialam dyan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung pagkatao, no, nila Erica, yung pagkatao ng kanyang ate na mastermind daw, na siyang pasimuno sa mga ganyan. No? Ang lakas ng loob siguro nila na gawin yung bagay na yun dahil nga tutulungan sila. Dahil iniisip nila, may itsura sila Ganun lang yun? Ganun ba ang batayan ngayon? Na kaya mong kalimutan yung Kalingap, yung tinulong sa'yo dahil alam mo may iba nang tutulong sa'yo, may iba ka ng sponsor na hindi ka iiwan sapagkat maganda ka, magaganda kayo. Ako nga, gwapo eh. Pero hindi ko inaabuso yung aking itsura. No? Hindi ko ginagamit basta-basta yan. No, hindi ako nagte-take advantage. Ginagamit ko pa rin o ginagawa ko pa rin yung tamang pamamaraan. Diba? Huwag ganun. Kaya kayo, Erica, no, at May, hindi sa lahat ng oras dinadaan sa kagandahan, sa kagwapuhan. No? Huwag niyong pairalin yung pagkakataon, no, na kayo ay laging nakakapanlamang sa kapwa, kung sakali man. Hindi ganun. Hindi sa lahat ng oras magagawa nyo yung gusto nyo na makakapag-take advantage kayo. No? Hindi sa lahat ng oras puro na lang material na bagay, puro salapi. Ang importante dito, respeto, paggalang at pagpapahalaga doon sa mga taong tumulong sa inyo. Yun ang tunay na kayamanan. Intindihan nyo ba? Kaya nga hindi kita binilikan, Erica eh. Sa totoo lang eh. No? Naipagbalik ka nga saan, ayoko na. No? Kayo ng ate mo. Kahit pinagsabay ko pa kayo noon, ayoko na rin. No, nagkamali ako na pinagsabay ko kayo dahil hindi kayo karapat-dapat. Pinagsabay ko kayong i-content. Ano hindi ko sabihin? Kasi hindi ko naman kayo papatulan. Hmm? Hindi sa lahat ng oras makakapanglamang kayo sa kapwa. No? Ngayon, pinagdiriwang natin. Araw ng ating pong ina, Mother's Day. Magulang. No? Pero hindi ibig sabihin na pinagdiriwang natin yon. Magdiriwang na rin yung mga kagaya nyong magugulang. Hindi ganun. Magugulang. Well, I'm talking about if all the allegations, if all the stories that have been thrown to you are true. Until then, wala naman akong pakialam. Kasi sinasabi ko lamang to dahil gusto kong sabihin din naman. At alam kong alam nyo ang aking ibig sabihin. Hindi ba? Kayong mga viewers, naiintindihan nyo ako. No? Ano mang kayamanan ng ating pong makamit dito sa mundong ito, kung kakalimutan man natin yung mga taong tumulong sa atin, kung kakalimutan natin yung mga bagay na
nasa sa atin, simpleng bagay man yan, kahit tayo man ay nahihirapan, kung atin pong pinamahalagahan, at ito po ay wala tayong nilulokong tao, inaagrabyadong tao, ang sarap manatili sa estado ng buhay na yan. Kesa naman, marangya ang pamumuhay mo, nakakaangat ka sa iba. Subalit, naaapakan mo naman ang iba. Masaya ka ba? Na kaya ka pala umaangat sapagkat nakatungtong ka sa pagkatao ng iba? Gets? Hindi ba? Kaya hanggat may pagkakataon pa, sorry ka na sa akin. Mag-sorry ka. Diba? Mag-sorry ka sa akin, Erica. Mag-sorry ka pala dun sa iba. Kung may pagkakataon pa, magbago na kayo. Magbago na kayong lahat. Yun lang ang aking masasabi ngayon. Ang kalingap, hindi nagkulang sa inyo. Ang kalingap ay paglingap. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nyong gamitin ang kalingap dun sa mga nagbabalak pa dyan para umangat ang kanila pong buhay. Wala na ako sasabihin. Yun lang. Maraming maraming salamat.